unang hirit, unang hirit. Dro, ano pa ba ang masarap gawin tuwing umuulan? Kundi ang kumain ang kumain. Ay, hindi lang yun. At syempre, kapag malamig ang panahon, talaga maraming masarap. Mapachampurado, lugaw, at maging ang paborito nating mainit na almusal, ang hot pandesal. Tag-tag-tag-tag-tag, pandesal. Six-packs, yan. Uh-huh. Kaya ito, sinina natin ng mga masarap na pandesal. Recipe ng isang sikat na bakery sa Makati. Iilit sa atin yan ng, naku, matakaw to si Monica. Mm-hmm. At si Arn-Arn ko niya kumakain. Pero lalo si Arn-Arn, ang mukha niya puro pandesal. Good morning, guys. Good morning, Paring Drew. Good morning, Mommy Sue. Hi. Drew, na-reveal mo talaga matakaw. But anyway, padala ka na lang dito ng pandesal. Padala ka dito. Nag-almusal na ba kayo? Well, hindi pa rin po kami nag-almusal. Kaya don't worry, pare-parehas po tayo hindi nag-almusal. At marami rin po tayong mga kapuso dito na hindi pa rin nag-almusal. Pero ito na nga, excited na bumili ng paborito natin, lalo na kapag tagulan ang mga pandesal. Tulad ni Arn-Arn. Itong paborito ng Pinoy, pandesal. Mm-hmm. Pero hindi ka naman kumakain, hanggang props ka lang. But anyway, mga kapuso, pumunta nga tayo ngayong umaga dito po sa JP Rizal sa isang pandesalan para ibida sa inyo, of course, ang mga pandesal. Kaya mamaya, aalamin po natin kung paano nga ba ginagawa itong paborito talaga natin pagkain, lalo na pagtag-ulan nga at gusto natin ng mainit at masarap na tinapay. So mamaya, turo po namin sa inyo kung paano yan ginagawa. At syempre, para sa mga business-minded natin, mga kapuso, Arn-Arn, ituturo namin sa inyo, bibigyan namin kayo ng ilang mga tips kung paano nga ba maging successful ang inyong pandesalan or bakery kung gusto nyo mag-put up ng something like this. Diba? Kaya tutok lamang mga kapuso, lahat po yan ating pag-uusapan dito po sa pagbabalik natin sa isang pandesalan sa JP Rizal. Balik tayo sa studio! Uy, sarap! Hi guys! Mga igan, ang taon po natin 2011, pero ang paksa po natin 2004, paurong po tayo eh. Okay, hello Garci, dagdag bawas, scandal yan. Ato man ang election return switching sa batas ng pambansa, ilan lang yan sa mga igangay anyo ng pandarayang iniuugnay sa eleksyong pambansa noong 2004. Maring Winnie, Professor Winnie Monsad, good morning. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. You know, hanggang ngayon hindi ko alam, kailan ba raw nag-switching yan? After the canvas, hindi ba? No. When did they do the switching? The switching? Yes. Does anybody even bother to find out? Natatandaan ko, bilangan ng electoral tribunal yan. Ng electoral tribunal? Hindi. Yung mutok na yan, nagbigay na ng denial si Speaker Joe De Venecia nung araw, tsaka yung Sergeant at Arms, or secured daw yung batasan. Okay. Alam nyo, ganito mga kapuso, ano, I have problems there. Kasi kung mag-switch sila, bakit nila kinakerry yung box? In other words, why didn't they just go to where the boxes were, ando dun sila, covered pa sila, and then switch? Ano yung carrying a box? What was that all nandun about? Nandun yung peking ER. Bakit nila kinakerry? Saan nila kinakerry yun? Uh-huh. Dapat ando dun, pupunta ka, kukunin mo, at saka ikaw. At yung eksena ganun, talagang dun dadalhin yung mga ballot box. Exactly. Diba? So you don't know when that thing happened. Yan yun. Okay. Oh. The second is, alam nyo mga kapuso, hindi natin tinitingnan kung ano ang nangyari at that time because it's already 6 years later or 7 years later. Tignan nyo ha, because I wrote about this eh. Ang cheating na yan, tignan nyo yan ha. Hindi ba sinasabing, nagdaya si Gloria, talagang masamang tao yan. Hey, folks, January 2004, on top si FPJ by 10 points. Every 2 weeks may survey. Eh. Okay. Every January, 10 points above. Jing, February, medyo pareho na sila kasi may mga problema si FPJ sa kanyang kwan. May mga lumitaw na. Oo. By April, on top na si Gloria. By April, KFPJ. On top na si Gloria, kay FPJ. Ano survey yan, by the SWS and Pulse Asia. Ah, okay. Si SWS, pinsan ni FPJ yan, hindi ba? Si Mahal. Oo, si Pulse Asia. That's the other one. You know, by sa Pulse, sa SWS mga kapuso, May 1 to May 4, that's the week before the elections, GMA was leading
by from FPJ by 37 to 30. Just before that, yung Pulse Asia, GMA was leading by 36 to 30. Okay. Jing, ano pa ang gusto mo? Tayo muna, hindi lang yan, ha? Pagkatapos ng eleksyon. Exit poll. Oo, hindi. Ano? Yung sinabi ng NAMFREL, you know how the election was conducted. Sabi ng NAMFREL, no problem. You know, there were the usual irregularities, but no defining change. In other words, may nandadaya, pero hindi naapekto yung resulta. In other words, kung nanalo ka, nanalo ka. Okay. Alright. Sabi, anong sabi ng bishops? Ito yung bishops. Sabi ng bishops, nag-meeting daw sila, except for a few bishops, and that was in arm, walang problema. The elections were general. So, tay muna, kailan lumabas lahat ito na all of a sudden she cheated to win? I don't believe that. In the second place, mga kapuso, because, you know, I just like to have numbers. Eh. I mean, I don't like yung mga sabi dito, sabi doon. Tignan nyo, yung mga noted, hindi ba may mga, yung sa Kongreso, nagka-canvas sila, no ha? Noted ng noted si Pangilinan. Ikuha nyo yung mga numero ng mga boto na ni-note niya. In other words, noted. Ilagay nyo yung mga boto na yan, si FPJ. Alisin nyo. Ke Arroyo. Ano ang mangyayari? Mananalo pa rin si Arroyo, kaya lang 200, I don't remember whether it's 230,000 votes or 270 votes, pero panalo pa siya. Eh, ano pa ang gusto natin? Hindi. In other words, sweetie, all the facts are there. Ayaw natin, you know, ayaw pumasok sa ulo. Kasi inis. May pardon sa hello, Garci Mariwini. Yung tumawag siya kay Commissioner Garciliano daw, di ba sinasabi? But that was after the canvas. Ito nga, pero ang, no, during the election daw itong wiretap eh. Meron dun sinasabi si Pangulong Gloria na, yung boto natin dyan dahil gumagapang na si FPJ. So, ibig sabihin, yung kampo din ng kabila, baka may ginagawa rin. Di ba? Hindi natin malaman eh. Oh. Meron bang eleksyon na walang dayaan, mga kapuso? Wala. The question is, yan dayaan ba yan? Does it affect the results? Ayan ang importante. Okay. Eto, may bisita tayo. Sorry. Si Director James Jimenez. Namiss ka namin, ha? Tagapagsalita ng Commission on Election. Good morning, Director. Good morning, sir. Good morning. At syempre, si Ginoong Eric Alvia, Secretary General po ng NAMPREL, isa sa mga poll watchdog ng 2004 election. James, eto, Mariwini, meron lang akong tanong kay Director Jimenez tsaka kay ano din, sa NAMPREL. Eric. Yung sinasabing switching ng ERs, kinukwento ko nga kay, ano kanina, kay James, pito ho yung kopya niyan eh. Right. So kung papalitan ko yung batasan, kailangan, papalitan ko rin lahat ng hawak ng mga dominant political party para mag-match din po. Right. So nung lumabas po itong switching daw sa batasan, posible ho ba yun o... Well, una-una, no, tandaan natin yung nangyari po sa batasan, labas na yun sa Comelec. Ng Comelec. Oo. Kasi sa Kongreso yan. Pero bilang proseso lang, yun na nga, tama kayo, copy 2 lang ito. So maraming may hawak na ibang